có tay năng để chip lan bị mang được flot cái sự tự nhiên là tôi tôi sẽ sao mà là recipe của tôi secret recipe của tôi bagay la basis ko na puto na ito. Pero ngayon ko lang po yung YouTube to. Okay? Edit muna tayo ng pata. Okay? Editin mo lang muna natin yan. Okay. Paglagay tayo ng brown sugar, makakaramelize muna tayo ng manggang hinog po, ah. Okay. Lagay tayo ng siguro, kalkulay ko na lang, ah. Sabi ko na lang sa inyo kung ilan. Mga half cup lang, half cup. Okay, kasi konti lang na malalagay natin eh. Pang-float lang sa ibabaw ng leche pa. Okay? Okay, lagay tayo ng vanilla. 1 tablespoon. Low fire lang po, ha? Low fire. Okay? Tapos, halu-haluin lang natin ganyan. Para matunaw yung ating sugar. No fire lang po, napakahina. Okay? So, ay, add pa tayo ng sugar. Mukhang kukunin. Gawin natin 3/4. Okay, add ako ha. Gawin natin 3/4 yung sugar. Pero kulay ko na lang. Kasi pagka pambahay lang po kayo, nagkarapulado ko lang naman eh. Okay, 3/4 cup of sugar. Yan. Ito gagawin natin kasi yung pinaka caramelize sa leche flan natin. Okay? Okay, pag nakita nyo ito na, lagyan natin yung mango natin. Ganyan lang muna, buo-buo lang siya, yung pisngi lang. Kakati na lang natin mamaya pagka ano, kasi mahirap pagka yung ano, yung kinat na natin, tsaka natin madudurog eh. Kailangan pisngi-pisngi. Pag naluto, tsaka na natin cut it, okay? Caramelize natin yan. Okay? Okay, pwede na natin ha, patay na natin yan po. So, no need to put water ha. Oh. Just sugar, yung katas po ng mango, siya ang magbibigay ng water sa, kasi yung ating mango po, watery na siya. Kaya don't put water. Okay? Yan. Kunin natin. Kunin muna natin yan. Okay, set aside lang natin na. Tapos kunin natin yung sauce niya. Lagay natin pinakaramel dito sa ilalim ng leche flan. Okay? Okay. Ito pinakaramel na natin niya. Okay? Kalat na natin yan dyan. Masarap po ito, promise. Every Christmas, ginagawa ko po ito para sa amin. Okay. Yan. Ayan ang pinakakaroon niya sa atin sa leche flan. Okay? Okay, continue tayo. O, oh, one can of evaporated milk. Ah. Kahit anong brand, okay lang. Okay, simplihan lang natin para madali nyo makuha. Okay, ito po, isang lata na to. Ito, dalawang lata to. Nagamit ko na kalahati. Kaya 1 can of condensed milk po. Okay? 1 can lang ah. Nagamit ko na kasi yung ano nito eh. Kalahati. Okay. Pagkalagay na yung 1 can of condensed milk, 1 can of evaporated milk. 5 itlog po ah. Okay. Lalagay ko 5 itlog. Ngayon kung masyado malalaki itlog nyo, 4 lang. Okay? 5. Kasi ang itlog ko, large pero parang liliit eh. Gabi ko sa Robinson eh. Okay? Sama na natin pati yung puti. Ako, ganyan po siya. Sabang na puti. Sayang eh. Okay? Sama na natin puti. Nasama yung ano. Di ba rin, sasalain pa naman natin ito eh. Nasama yung egg. Maliit. Okay lang yan.
At lalaki pa naman mamaya yan. Kaya okay lang na medyo may sumama na konting balat. Okay? May lagi tayong vanilla ay 1 tablespoon. Okay? May pigal natin ng lemon, kalahati lang. Ngayon, kung may kalamansi kayo, mga 2 piraso lang. Kasi ang lemon naman, di naman gano'ng matapang ang ano nito eh. Ang acid nito eh. Okay? Lemon. Okay, blender na natin. Okay, 1 minute lang blender. Okay na yan. Okay na natin. Okay, ito yung pinag-camera naman sa ito natin. Yung naligas na siya. Okay, salin na natin dito. Sukat ko na ito eh. Yung mga lata ng biskuit ninyo, huwag yung tatapon ako yung ginagamit ko. Okay? Lata ng biskuit po ito. Okay, ng cookies. Hindi ko tinatapon niya. Ginagamit ko hulmahan. Puto, lechiplan, kuchita. Okay, sakto lang ito eh. Yung isang set na ginawa ko. Ito yung hulma ko dyan eh. Okay? Rest muna lang natin ha. Okay. Medyo. Huwag yung tatapon yung mga lata ng cookies. Mapakinabangan pa yun. Recycle ninyo. Kaysa naman sa tapon lang tayo tapon. Okay. Painit tayo water ha. Dito lang natin luluto. Okay. Pakuluin lang muna natin yan. Okay. Pag kumulo na, lagyan natin. Gagawin ko lang, water bath lang po, lalagay ko. Kasi malaki steamer ko eh. Masyado malaki sa isa lang gagawin ko. Sobra po sa... Okay, so walang steamer. Okay. Ito po, water bath. Gawin natin, kuha kayo ng ganito. Pakulo kayo tubig, lagay niyo dyan. Okay. Patungan natin yan niya. Okay. Tatakpan natin ha. Okay, malaki pa, malaki kasi steamer ko, sayang yung tubig, tsaka yung space. Okay, isa lang naman eh. Water bath po tawag dito. Kuha kayo ng patungan. Okay? Yan. Okay, takpan natin. Okay? Pagkakulo, low fire lang po ha. Napakahinang apoy lang. Takpan natin. Kumukulo na siya. Itay tayo na 45 minutes to 45 minutes lang po, okay? Tsaka natin bubuksan, okay? Okay, check natin ha. Gusto ko na 1 hour kasi ang picture ko pala na kapal kasi. Okay? Pero pag kalyanera gagamitin nyo, 45 minutes lang. Okay? Picture ko makapal, picture ko. Kaya, ginawa ko na 1 hour. Okay? Buksan na natin. 1 hour na walang bupasan. Okay? Kasi pagkabukas kayo ng bukas, hindi magbuwal yung chip lang. Okay? Pag nagsala kayo, huwag niyong bubuksan at hindi nakatatapos sa atin ng oras. Okay? Sa natin. Okay, buo na siya. Okay? Pili ko sa inyo, 1 hour. Patay ka na ako, ya. 1 hour, pag ganito ka lang ang mixture. Pagka, Nyanera, 45 minutes lang. Walang bukasan ha. Kasi pag binuksan niya, masisira ko yung procedure. Okay? Gagawin ko, papalamigin ko lang to. Tsaka didesign natin yung mangga. Okay? Papalamigin ko lang to. Pag-uwi natin. Okay na siya. Okay. Yung tawag po sa pagpapa-steam ko ay water bath. Okay? Kasi steamer ko malaki. Masyadong malaki space. Sayang ang apoy. Kailangan yung capacity lang ng aking hulmahan, ng aking inano. Kaya kung wala kayong steamer, water bath gamitin nyo. Kapag ginawa ko, maglagay kayo ng patungan sa ilalim. Okay? Init.
Lagay ko rin to kasi papalamigin ko ito eh. Patuwa ko. Woo! Okay? Oh. Kailangan pag mag-water bath kayo, yung tubig, hanggang dito lang siya, oh, hindi lalampas sa ano ha, hindi lalampas dito ha. Hanggang dito lang siya. Dito. Kalahati. Okay? Kaya po pag-water bath, kung gusto yung mag-steam, no? Okay, tayo natin lumamig bago tayo magbaliktad ha. Kasi was po mainit, mainit pa, tapos binaliktad natin, matudurog din po siya. Kaya kailangan malamig bago tayo magbaliktad. Okay? Misa, binagdireklamo. Bakit daw yung kanilang nature plant, durog, okay naman. Kasi binaliktad ng mainit. Kaya bawal na bawal po magbabaliktad ng mainit sa nature plant. Kailangan palamigin muna bago baliktad rin. Okay? Okay, baliktad rin na natin ha. Malamig na o. Oh. Did you mean? Baliktad rin na natin. Okay. Kailangan palamigin nyo ha. Kasi hindi po pwedeng mainit yung kasasakang ulat tapos baliktad agad. Masisira po yun. Okay? Okay? Okay. Ito na po. Tapos, didesign natin ito ngayon, yung mango. Set aside muna lang natin, ha. Okay. Okay. Ito na po yung mango natin. Gagawin natin. Yan. Di ba sabi sa inyo, huwag nyo muna i-slice kasi madudurog. Tsaka natin i-slice sila ganyan. Gupitin nyo ganyan, ha. Okay. Didesign natin sa ibabaw ito, eh. Okay. Yan. Okay, nagawa ko pa stripe. Ganyan lang po yan. Okay, lahat yan hanggang sa makatapos tayo, okay? Okay, tignan nyo ha, ginagawa ko. Distripe ko yung mangga. O, di ba, sabi, tsaka ganyan, design natin ganyan. Eh. Sa ibabaw. Okay? O. Kaya kailangan yung mangga talaga, i-ano natin yung matamisa natin para di siya agad nasisira. Okay? Yeah, tingnan yung ginagawa ko. Kaya okay lang yung ibabaw ninyo. Medyo hindi maganda kasi matatabunan na ang ating caramelized na mango. Okay lang yan. Okay? Tingnan nyo ha. Hanggang sa makatapos tayo ha. Okay, tignan nyo. Tsaka tapos yung syrup ninyo, lagyan nyo parang konti ibabaw para medyo mag-melt siya. Para mag-melt siya, okay, para yung, okay. Sarap ito, promise. Lagi pinagawa ito pagka Christmas. Tapos na. Okay, tignan nyo po. Tapos ang ating Leche plan with mango float. Okay. Ipalamigin nyo muna bago nyo lagay sa pinggan. Para ito. Okay. Okay. Paalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa mga baguhan at dating subscriber. Maraming salamat po. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Type your email address, enter your password po. Para makapasok kayo sa YouTube channel ko, marami po kayo matuloy dyan. Pwede na po kayo magtayo ng mga catering, karinderia at restaurant po. Okay, maraming salamat po. Bye!